Magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-TFTD at para po sa ating pagninilay para sa araw na ito ang ating magiging tanong ay daluyan o hadlang? Yan. Daluyan o hadlang ng alin? Of course, syempre ng biyaya ng Diyos. Ito po ang ating katanungan sapagkat sa Ebanghelyo po natin ngayong araw na ito na hango sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 18, mga talata 21 hanggang 35. Ito yung episode na nagtanong yung isang si Pedro kay Jesus na ang tanong niya ay, Panginoon, kung paulit-ulit po bang nagkakasala sa akin ng aking kapatid, makailang ulit ko po ba siyang patatawarin? 7 beses po ba? Yun ang tanong ni Pedro. Pero sumagot ang ating Panginoon, sumagot sa Lord at ang sabi ni Lord, hindi lamang 7 beses kundi 70 ulit pa nito, 70 times 7. At binanggit niya dito yung talinhaga tungkol sa isang lingkod ng isang Panginoon, ng isang hari na may utang dun sa hari. Pero sa kabutihan ng hari, anuman ang kanyang kautangan, pinatawad. Pero ang ginawa naman itong pinatawad na ito, nung makasalubong niya yung kapwa niya lingkod na may utang din sa kanya, nung pinagbayad. Kaya nung mabalitaan ng ibang kasamahan, ni-report dun sa hari, at nung mabalitaan ng hari, kaagad na pinatawag yung lingkod na kanyang pinatawad sa lahat ng utang. At ang sabi ng Panginoon, aba, ay pinatawad kita tapos hindi mo ginawa sa iyong kapwa lingkod, ay siya ka ngayon. Ang isang nangyari dun sa huli ay siya ay, sabi dito, should you not have had mercy on your fellow slave as I had mercy on you? And in anger, his Lord handed him over to be tortured until he would pay his entire debt. O nga, ang ginamit po dito na halimbawa ng ating Panginoon pagdating sa biyaya ng Diyos ay yung pagpapatawad. Pero sa isang mas malawak na pagtingin, ang hamon sa atin ngayon ay tayo'y maging talagang daluyan palagi ng biyaya ng Diyos. Daluyan in a sense na walang hanggan. Kaya nga ang sabi ni Lord, 70 times 7. So hindi naman limitado yung pagpapatawad. Ayon doon sa sinabi ni Lord, hindi limitado yung pagpapatawad sa bilang. Kasi kung sasabihin natin, 70 times 7 equals, ilan ba yun? 490? Tama, hindi ko nagkakamali. So, we should not limit yung kahulugan ng salita ni Lord doon. Kundi, ibig lamang sabihin nito, yung salitang 70 times 7 is just symbolic. Ang ibig sabihin ni Lord ay, ang pagpapatawad dapat walang hanggan kahit nga paulit-ulit eh. Kahit minsan nakakasawa na kasi paulit-ulit na ginagawa, kahit anong paalaala mo, kahit anong sabi mo, kahit anong pagpapatawad mo, pero paulit-ulit na ginagawa sa iyo yung masama. Pero ang sabi ni Lord, hindi. Patuloy kang magpatawad sapagkat ang Diyos ay patuloy din nagpapatawad sa atin. Eh diba, tayo naman ay paulit-ulit din naman nagkakasala sa Diyos eh. We have our favorite sin. Eh, lagi din naman natin kinukumpisal. Eh, pero ba, sinabi ba sa atin, Lord, na, ay, ayoko na. Paulit-ulit ka naman nagkakasala. Hindi naman sinasabi ni Lord yun eh. Ang laging sinasabi ni Lord, pinapatawad kita sapagkat mahal kita. Palaging ganon. Kaya tayo din, tayong pinatawad ng paulit-ulit, adi, ganon din. Magpatawad din tayo ng walang limitasyon. Magpatawad din tayo ng walang bilang. Pero nga sabi ko nga kanina, sa isang mas malawak na perspektibo at pagtingin, hindi lamang ito nakakulong dun sa pagpapatawad, kundi ito ay saklaw nito ang lahat ng biyaya ng Diyos na dapat tayo ay laging maging daluyan. Walang limitasyon, walang hadlang dapat. Walang bilang, walang sukat, walang timbang. Kaya yun ang hamon sa atin eh. Sana lagi tayo maging daluyan ng biyaya ng Diyos. Ano man ito? Pagpapatawad man ito na sinabi sa Ebanghelyo, mga blessings na tinatanggap natin sa araw-araw. Maraming binibigay na biyaya sa atin Diyos na tayo ay ginagawa lamang na channels of His grace para ang kanyang biyaya ay makarating sa iba. Diba, ito yung kahulugan ng sinasabi natin sa katapusan ng pagninilay, diba? Be blessed and be a blessing. So, we are blessed by God and then itong blessings na ito, gamitin natin para maging blessing sa iba upang sa gayon yung biyaya ng Diyos ay patuloy na dumaloy. Parang isang ilog na tuloy-tuloy ang agos na makakarating sa pinakadulo. Ganon din, tayo, yun ang hamon sa atin, maging daluyan sana ng biyaya. Huwag sana nating hadlangan ng ating pagiging mapagmataas,
wag sana nating hadlangan ng pagiging mapag-imbot natin sa kanyang biyaya, sapagkat biniyaan din lamang naman tayo eh. So, anong gagawin natin? Hindi, we become blessings to other people. So mga kapatid, alin tayo dito? Daluyan o hadlang? Sana lagi tayong daluyan ng biyaya. Sana huwag tayong maging hadlang, kasi kapag naging hadlang tayo, ay baka yung ganun ang sapitin natin doon sa lingkod ng hari na hindi nagpatawad sa kanyang kapwa sa kabila ng pagpapatawad sa kanya. So we are blessed and we are always called to be blessings to other people. Okay po. So syempre, ito ay isang bahagi ng hamon sa atin ngayong araw na ito na maging cyber missionaries. Nabiyaan tayo ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. So it's time for us to share the word of God sa pamamagitan ng pagiging cyber missionaries. Let us evangelize the world through social media. So yan po, paki-like, share and follow po ang ating page. Ganon din po ang ating Instagram at Thought for the Day at ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing. At syempre, ang mga pagbati po natin sa araw na ito ng Happy Birthday kana Bienvenida Mazo at Lelina Nepomuceno ng Apostolado ng Panalangin. Ganon din po kay Belen Catral, kay Kian Aquino, kay Alvin Kimora, kay Gabriel Marali Toledo. Happy Birthday po sa inyong lahat. And of course, paghiling pa rin po ng panalangin sa lahat po ng COVID patients at sa lahat po ng ating frontliners. At palagi ito, bahagi ng challenge sa atin ngayong araw na ito. Be blessed and be a blessing. Magandang araw po and God bless sa inyong lahat.